gawin ay nararapat ng gawin agad, hindi na dapat ipagpaliban pa dahil hindi natin alam ang susunod na sandali na naghihintay sa atin. Kaya yung iba, bigla na lang ikang nawala, namatay, hindi na naisulit yung mga bagay na dapat isulit. Halimbawa, may hiniram, masasabi pa ba niya yun na bago siya mamatay, hiniram mo yung kawali sa kapitbahay, pakisulit. May ganun ba? Diba wala? Ibig sabihin, yung oras na ginugugol natin sa mundong ito ay pahiram. Natandaan natin, walang pipirmis, walang mananatili. Ang bawat halaman may kanya-kanyang expiration. Ang bawat tao may kanya-kanyang expiration. Tayo ay dadako sa isang lugar na matutuyo o mamatay na gaya ng mga halaman. Ang nais natin ipakita sa bawat isa sa atin, huwag tayong magpakasigurado sa bukas na parabagang hawak na hawak na natin ang lahat ng mga oras. Hindi po mangyayari sapagkat ang oras ay pahiram lamang din sa atin. Ako? Kaya kung may dapat gawin, gawin na natin. Dahil hindi natin alam yung susunod na sandali na naghihintay. Hindi ako nananakot, kundi pinapakita natin yung nangyayari ko. Ang buhay ay patuloy na tumatakbo, magtagumpay ka man o mabigo. Maging masaya o mang problema, hindi ito maghihintay o maaanta naman na kahit ilang sandali. Ito natin, mangyayari ang mangyayari ayon sa ipinanukala ng Diyos sa tao, ayon sa ibinigay ng Diyos na panahon. Para dun sa hindi naka-attend nung nakaraan, balikan ko ng konti yung ating pong tinarakay. Nakalagay ito sa Ecclesiastes, binasa natin. Yung iba't ibang panahon, mula doon sa nilakaran ng tao, ito lang po yung tao na nakalagay sa banal na kasulatan. Ano po? Babae at lalaki lang. May maririnig kayo dyan sa mga Sojibil na naririnig niyo po sa tinatawag na pinagkatalunan sa Senado. Yan ay hindi makapiliran sa Diyos sapagkat yan ay pumapabor lamang sa kabilang bahagi na puro kapakanan nila ang iniintindi. At yan, sa pagdagpag pinag-usapan ng Biblia, ito lang, lalaki at babae, ito yung tao. Ako, may talata tayo niya, Genesis chapter 5 verse 2. Ito yung tao, lalaki at babae. Wala silang magagawa. Hindi nila yan mapapalitan kahit lumipas ang panahon. Matibay ang lalaki at babae. Yan ang nagpaparami. Utos ng Diyos yan, binasbasan niya, magpakarami kayo, kalatan ninyo ang lupa. E pag inisip mo, paano nadami, parehong lalaki, parehong babae? Hindi sinisira nyo na yung Diyos ng Diyos. Ano? Kalapas tanganan yun. Ibig sabihin, pinupuntos ako sa pagkakataong ito, ipinanganak ang tao ayon dito sa ating mga magulang na pinagmulan at lalakad ang panahon. Pero ipinakita na ng Diyos sa pagdali ng panahon mula doon sa kanyang pag-uumpisa nang siya'y ipanganak, meron din niyang katapusan. Ano po? Nakalagay yan sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, 3, and 4. Ang sabi ng Bible, may dadating, may aalis. May ipapanganak, may mamamatay. Ito ang tao. Ano po? Ayon doon sa pinag-aralan natin nung nakaraan, ganito lamang at nananatili lang yan yung lupa. Ito ay, sige, pasok po kayo, training ground. Binanggit natin nung nakaraan, sapagkat dito papandayin yung ating mga pagkatao, kung ikaw ay nasa laman, magtatapat ka ba sa Diyos o sa lahat ng bagay na nais mo sa mundong ito? Pinapaalala ng Bible, aalis kayo para saan lahat ng inipon nyo. Yung mga kinolekta nyo, para saan yan? Aalis kayo, sabi ng Bible. Anong kapakinabangan, ang sabi sa Ecclesiastes, yung pinag-aralan natin noong nakaraan, ang tinatamo niya sa kanyang pinaghirapan. Parang lumalabas na yan, masarap na lang, kumain, magtrabaho, umuwi sa Diyos. Ilang bagay na yun. So ang nais natin iparating, mga kapatid, may mga pangangailangan tayo, pero huwag niyong masyadong ipopokus, yun ang ibig sabihin. Sa inyong mga pangangailangan, ang mga bagay na dapat sana para sa Diyos. Kagaya ng ano, linggo, para sa Diyos yan. Pag hindi mo binigay yan para sa Diyos, may pagkukulang doon. Ibig sabihin, kinukuha mo yung time para sa Kanya. Walang duda na umaagaw sa ating pansin ang mga responsibilidad at maraming pangangailangan sa mundong ito.
ang napakaraming bagay ay humihila sa atin na may iba't ibang direksyon at naging dahilan upang maubos ang ating oras at gugunin sa walang kwentang bagay. Tama? Mali. Tama. Diba? Hindi ako umaatake ha. Ayan sa ating pag-aaral, babasahin natin mamaya. Kung paano ang tao'y nakalilimot, di ba sabi ng kanta? Ang tao'y marupok ay galing. Hindi ko jay yata. Laging may sample na kanta eh. No? Makikita natin na halos bakit nila na confusion, nakikita nila yun ang tao. O ibigay mo na lahat, hindi pa yan kontento. Una, mag-uumpisa niya sa hiningi, isang maliit na bagay. Gusto niya papahitik ng papahitik. O sige, sa'yo na kung saan libutan. Hindi pa rin siya masaya. Walang kasiyahan ang tao na parang pagang aanin mo ang lahat ng mga palamuti sa buhay na ito'y mamamatay pa rin naman. Ito ang sinasabi ni Solomon sa aklat ng mga ngaral. Lumalakad ka na wala kang kasamang Diyos. Nagkakamali ka, kapatid, na ang pagtanaw sa buhay. Mali. Palagi kang nagmamadali, naghahabol, ang gawain ay walang katapusan. Ang maghapon ay kulang, sisikat na naman ang araw, pinabukasan ito na naman ang iyong daraanan. Ganito ba ang iyong buhay? Nakatali sa isang bagay na halos gusto mo nang tumayaw. Sa sobrang commitment, pero kasing ibang mga tao, nagdoktor na, nag-businessman pa, lahat kanya eh. Kung ano-ano na. Yung isang pagkatao, may attorney pa siya, doktor na, attorney pa siya. Politicians pa siya. Aanin mo ang lahat ng tinatawag na karunungan na yan. Sabi ng Biblia, ikaw kung naalala, sa aklat ng mga ngaral sa Ecclesiastes, tingnan niyo po ang pagkakabanggit dito sa aklat ng mga ngaral sa chapter 12. Ang sabi po ay ganito, pansinin po natin, 12:8, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, Solomon na matalino, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan, oo siya ay nag-aral, sumiyasat at umayos ng maraming kawikaan. Umanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang sabi pag binasa natin patuloy sa verse 12, at bukod dito, anak ko, ang sabi niya, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral kapaguran ng katawan. Doktor na, abogado pa, businessman pa, businesswoman pa, lahat siya na. Sinasabi ng Biblia, nasa iyo man ang lahat ng mga katangian niya. Kung wala kang Diyos o panahon sa Diyos, wala kang kwenta. Hindi yun. Wala kang kabuluhan. Kahit gaano ka pakatalino sa mundong ito, wala kang kabuluhan. Mabuti pa sa iyo isang mamang na sumasamba, isang walang pinag-aralan na sumasamba, kaysa ikaw na matalino na walang panahon sa Diyos. Yun po yung ipinapakita doon. Ano po? Para saan ang lahat ng ito? Sa kinabukasan mo, hindi ka ba alis sa mundong ito? Kung ganito ang buhay mo sa araw-araw ay nararapat kang mag-isip, hindi lang nakatali ang oras sa isang bagay, hindi ito ang buhay. Nagkulang ka ng oras upang hanapin ang isang pinakamahalagang sangkap ng buhay. Ang Diyos. Kita niyo, nasa Kanya na lahat, hindi pa raw siya masaya. Eh wala ka kasi ng Diyos. Kita niyo yung mga taong kinikilala natin na mga sikat sa mundong ito. Binanggit natin ang mga nakaraan niya. Nasa inyo ng lahat, pagkagandang bahay, masasarap na pagkain, mga nakatira kayo sa mansyon, marami kayong mga kayamanan, ba't hindi kayo masaya? O sino yun? Michael Jackson, Freddie Mercury, yung mga namatay niya na binabanggit natin, at kung sino-sino pang mga celebrity sikat, nabubuang sa sobrang kasikatan.